For today's video ay magluluto ako ng masarap na biko. Gamit lang ang tatlong rekado. Kung paano ko to ginawa, panoorin mo hanggang dulo. Tulad ng sinabi ko ay tatlong rekado lang din talaga yung gagamitin natin. Dahil wala akong nabiling gata ay susubukan natin na gumamit ng evaporada para sa latik ng ating biko. Titignan natin kung maganda ba yung kalalabasan ng ating latik gamit ang evaporada. Bali gumamit ako dyan ng kalahating kan ng malaking ibap, kahit anong brand pwede. And then 5 kutsaritang pulang asukal. Tapos yan, hahalu-haluin lang natin yan hanggang sa makuha natin yung consistency or lapot na gusto natin. Kaya pala ako nakagawa ng biko dahil may naabutan akong lutong na nakaning malagkit dito sa may kusina. Siyempre hindi ko naman planado ito. Kaya wala akong gata. Kaya sinubukan ko yung evaporada kung gagana. So ayan, ganito na yung texture ng ating latik. Medyo malapot na siya. Para sa akin okay na yan. Kaya pinatay ko muna yung apoy para habang nilalagay natin yung ating kaning malagkit. Para hindi siya mabigla. Masunog agad. So ayan, hahalu-haluin na natin yan. Ipapa-absorb na lang natin sa kaning malagkit yung latik na ginawa natin. So ayan kapatid, kung nanonood ka pa rin hanggang ngayon, ay gusto kong malaman kung tagasan ka. Para ma-shout at kita sa susunod, gusto kong pasalamatan ka dahil hanggang ngayon ay nanonood ka pa rin ng video natin. So ayan, after ilang minuto na paghalo natin sa ating latik at malagkit, ito na yung ating biko ngayon, luto na, para sa akin okay na yan. At para sa ating sauce na gagawin, ganun din, gumamit lang din ako ng evaporada, yung natirang kalahati sa lata. And then, maglalagay lang tayo dyan ng mga 3 kutsaritang pulang asukal din. Para hindi masyadong matamis. Para hindi ka maumay sa ating biko. So ayan, hahalu-haluin lang din natin yan hanggang sa lumapot siya. At magmukhang caramel sauce yung ating sauce. Ayan. Para sa akin, okay na to. Okay na tong ating sauce. Pwede na natin itapping sa ating biko.